Magandang araw mga kagala. Maganda sadyang araw ngayon kasi mainit na naman. As usual, bihira naman talagang umulan dito. Magbubukas tayo ng buko. Yan yung buko na kinuha namin. Abot na lang dito na dala ni Di. Mamaya na lang natin bubuksan. Titinan muna natin si Di dun sa kanyang ginagawa. Ayan, yan yung buko bubuksan ko. Pero iikot muna tayo dito. Totalo isang hapon sabi ko sa inyo nung nag-vlog ako. Nung pinakita ko to sa inyo. Ayan, yan ngayon kubo ng kapatid ko. Yan. Presko-presko din dyan sa lugar na to kasi nga malilumsadya. Tapos ayun ngayon bahay ng kapatid ko. Tapos yun bahay ng ate ko. Yan. Dito tayo ngayon dadaan. May nagtanong sa akin si Michelle kung gaano raw ba kalaki ang 20,000 square meter. Tig to 20,000 square meters kami dito. Ayan, malaki naman siya. Hindi ko kasi masyadong larawan din sa inyo eh. Pero sa mga maaalam per square meter, may idea naman sila kung gaano kalaki yun. Ayan. Tapos ngayon, nagkukupra nga kami, nagpapakupra kami. Kasi kahit paano, may makukuha namang mga bunga ng niyog, isayang naman. Saka dagdag din para sa pinapagawa namin bahay kubo. Ayan, dito ko kayo dadaan para makita nyo lang yung daan dito, yung view dito, papunta sa bahay ng ate ko. Malaki naman siya yung 20,000 square meters, kumbaga para sa ating gustong magbahay, saka mag-alaga ng mga hayop, mga simpleng mga hayop lang, mga manok, ganyang mga kambing, ganyang mga baboy. Okay na siya, malaki na siya. Yung ganyang space talaga, pero sa talagang gustong malaki mag-farming, maliit kumpara sa 20,000 square meters na sukat ng lupa. Pero kung sa pambahay lang at mga simpleng aalagaan ng mga hayop sa pang-araw-araw, pwede na siya, malaki na siya para dun. Ayan, ito na nga. Ayan. May mga tanim dito ng ate ko. Tulad yan. May mga sili dyan, mga okra, talong, ganyan. Malunggay. Ayan, ito yung ng ate ko at ng kuya ko. Ayan. Dahil nga may nakuha kami mga bunga ng niyog ngayon, kaya nagkupra kami. May kiraan ho! Ayan, yung mga kinawit namin. Oh, madami din naman kasi akala namin nung nakaraan wala kami makukuha. Kaya sabi namin wag na lang kaya muna kasi baka kunti lang naman. Aba, nung napakawit ni Di kanina, marami din siya. Oh, yun nga lang mga kagala. Talagang ang presyo lang talaga ngayon ng niyog. Talaga napakababa yung buo. 550 lang talaga, hindi nagbabago. Pero hindi ko alam kung sa kupra kung magkano ngayon. Basta yung buo niya. Kasi buo lang naman namin itong ibinebenta. 550 daw per kilo. Papakita ko rin sa inyo yung mga tanim namin dito ni Di. Na pwedeng ipampakain sa baboy, kambing, baka, ilaw sa mga pagkain, manok. Yan, pangunahin talaga manok, kambing, ganyan. Ang tawag dito ay Madre de Agua. Yan, malalaki na siya. Pero mas tataas pa yun mga kagala. Parang lumalaki din yata yung singtaas ng mga Madre Cacao. Kaya nga lang Madre de Agua ang pangalan niya, ang tawag sa kanya. Ayan, nagkakailan yan. Pero marami pala hindi nagkakailan. Ayan, isa, dalawa, ayun doon, meron tatlo, apat, lima, anim, tapos meron pa doon hilihilira. Siguro kung hindi ako nagkakamali, nasa 20 puno yun mga kagala. Yung tanim namin ganyang Madre de Agua. Kasi nga, may mga alaga kaming mga manok. Tapos, pwede yan ipakain sa manok. Kaya bumili kami yan. Binili pa namin yan sa parting bayan ng Ragay mga kagala. Ito pa yung isa. Di, ano yung Madre de Agua na yan? Gano'n nalaki yan? Parang Madre Cacao din? Nalaki din daw naman, pambakod. Pero siguro mas malaki yung Madre Cacao. Nadagdagan na ulit yung kahoy namin. Ayan o. Kahapon lang ulit dito ni Dina na ikamada. Ayan, nadagdagan kasi kulang talaga yung mga pamakuan namin para dito sa aming lagay ng mga dingding, sa aming sahig. Ayan. Diyan siya ilalagay. Diyan sa mga parting taas, parting baba. Pamakuan ng mga dingding sa kanang kawayan na aming sahig. Ayan siya. 2x3 lang ang sukat niyan mga kagala kasi pamakuan lang naman yan at para sa mga dingding. Para sa kapitan ng mga dingding. At ayun na nga, naipakita ko na naman sa inyo dito yung view namin. Ayan, yung view namin overlooking, tanaw yung dagat doon. Tapos ito mga kagala, ito yung share ko sa inyo, maganda rito paghapon. Kasi tuwing hapon, pagpatak ng 5 PM, ang dami dito talagang mga ibon humuhuni dyan. Sabi nga mga ibong nag-aawitan. Tapos doon, view na namin doon kapag hapon, ganyang 5 PM.
yung pagdaan ng mga grupo-grupong ibon, iba't ibang klase ng ibon, makakagala kayo, nakakatawa. Kaya talagang dito namin napili na magbahay kasi talagang maganda, nakaka-relax, saka maaliwalas. Ayan. Yan yung harap niya, diba? Oh, ayan. Ito naman sa kapatid ko na yung bunso, yung papunta doon, yung lote na yan. Ayan. Tapos ayan, medyo bangin yung baba na yan, kaya mataas talaga yan. Yan, dyan sa hapon, nagliliparan dyan yung mga ibon. Iba't ibang grupo ng ibon ang makikita mo dyan. Tapos ayun na nga yung dagat. Yun. Medyo malayo lang. Pero kapag nandito ka sa personal, malapit yung tanaw mo sa kanya. Yan o. Oh, ayan si Di. Birthday ngayon ni Di. Sabi ko magpahinga siya sa trabaho para makapag-relax. Pero nagkupra. Isang alamat ang aking asawa. Kaya thank you, Di. Happy birthday, Di. Batiin nyo naman siya. Happy birthday to you. Happy birthday, Di. Sanay na siya ditong magtapos ng niyog. Ano na siya, taga-Bukid na talaga siya. Bicolano na daw siya. Hindi na Batanggenyo. Kasi dito lang siya talaga natutong magtapos ng niyog. Eh, wala namang siyang choice. Talagang pangulahing hanap buhay dito. Talagang pagkukupra, pagtatanim ng mga halaman. Meron na kami mga tanim doon. Gubat mga lang kasi gagamasan pa talaga namin yun kapag nakalipat na kami. May mga tanim na kami doon, mga niyog. Dagdag niyog na ganito. May mga kalamansi, suha. Basta nagkalat-kalat lang dyan. Yung saging, hindi pa kami tutaling nakapagtanim talaga ng marami. Pero may mangilan-ngilan na dyan. Kasi nga, ang sabi ng iba, sabi ng mga katatandaan, igagalang natin ang kasabihan ng mga katatandaan, na kapag daw maglilipat ka pa lang ng bahay at wala ka pang isang taon, huwag ka daw magtatanim ng mga halamang, madadali ang buhay. Tulad ng saging, kasi ibig sabihin daw niyan, parang hindi ka mapakali sa iyong lugar. Eh, pero siguro yun naman, ipamahin lang, pero nasa ating mga tao pa rin, pero wala namang masama. Kung tayo sabi nga magre-respeto ng kanila mga kasabihan. Ayan. Okay, tara. Bubukas sa tayo ng ating buko. Yan, si Di na muna ang bahala dun kasi ayaw naman niya akong pagtulungin. Isa ka, mas kaya niya yun. Mabigat daw yun para sa babae. Kaya hindi ako natulong magtapas. Hindi na ako natulong. Dahil nga nagtatry kami mag-baby. Malay mo, makachamba. Kaya siya na ang bahala sa mga gawain. Ganyan, bukod na mabigat. Bubukas tayo ng buko. Te, may laman ang pichil mo. Pahiram daw ako. Nandito sa kuskusina. Okay. Tayong pichil. O, oh, diba? Ayan, tulad yan. Ang daming mangga ng kuya ko. O, oh, diba? Yan. Daming mangga. Kakainin lang nila yan. Hindi yan nila ibibenta. Gumagawa yung pamangkin ko ng ice candy. Tara, let's magbibiyak tayo ng ating buko. Malambot yung pambukas ko. Malambot yung itak. Chere! Yan ah. Buksan natin. Okay, ito na yung buko. Yan. Tapos na tayong magbiyak ng buko. Mamaya ako nalilinisin, itatapon tong aking pinaggawaan dun sa tambakan ng mga niyog. Dadala na muna natin si Din ng buko, ang ating birthday celebrant ng buko, para naman makapagpa-presko siya ng kanyang lalamunan. Presko talaga. Naparami pala yung sabaw ko. Hindi ko masyadong maigalaw. Di ah, di, abutin mo nga. Isa-isa taon ko. Eh, wait. Yan. Diyan mo lang. Okay. Inom tayo ng buko, mga kagala. Yep. Sabaw ng buko. Happy birthday! Ay,
kayo mga kagala, dito na nagtatapos ang aking vlog para sa araw na ito. Hanggang dito na lang, salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, bye bye!